Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Sa lahat ng umagang nagising siya, ito na ata ang pinakamahirap na bumangon. Gusto niya pang makulong sa mga bisig ni Anton. Mas lalong isinandal ang likuran sa dibdib nito. Damahin ang pagkakalapit nila. Pero mali ito. Maingat siyang bumangon. Inalis niya ang braso ni Anton na nakapulupod sa kanya. Dahan-dahan siyang umalis sa kama. Huminto lamang siya na nasa pintuan na siya. Hawak niya ang seradora ng pintuan, pero hindi niya magawang pihitin iyon. Gusto niyang lingunin ang asawa. Ang kaso natatakot siya na baka hindi na niya ito magawang iwanan pa. Mariin siyang pumikit para pigilan ang luhang nais bumagsak sa mga mata niya. Pinuno niya muna ng hangin ang kanyang dibdib bago tuluyang binuksan ang pintuan at lumabas ng silid. Mabigat ang mga paang tinungo niya ang nursery room. Sa kanya lang pinakawalan ang mga hikbi niya. Pero saglit lang, hinamig niya ang sarili. Pinahid ang kanyang mga luha sa kakumilos. Kinuha niya ang lahat ng gamit niya. Ang mga alahas na balak niyang ibenta. Ang mga damit na kaya niya lang bitbitin. Pati natigilan siya. Malakas na kumabog ang kanyang dibdib nang hindi makita ang kanyang hinahanap. "Yung garapon ba ang hinahanap mo?" ani ni Anton sa kanyang likuran. Naligas siya at hindi magawang lumingon man lang sa lalaki. Hindi niya gustong makita siya nitong umaalis. Kaya nga nang maramdaman niya na mahimbing pa rin ang tulog nito, ay maingat na siyang tumayo. Hindi niya alam na magigising ito kaagad. "Itinapon ko na." Nanlaki ang mga mata niya at marahas na napalingon dito. "Anong sabi mo?" "Itinapon ko na ang garapon na nakalagay dyan sa gilid ng unan mo. Yung bagay na madalas mong iniiyakan gabi-gabi." Napakurap-kurap siya sa sinabi nito. Nakikita siya nitong umiiyak. Pero bakit hindi niya man lang iyon napapansin? Lagi niya namang isinasara at ikinakandado. Napalingon siya sa kisame. Pinanlamigan siya na makita roon ang CCTV camera na nakalagay sa isang sulok upang mahagip ng camera ang kabuuan ng silid. Bakit ba hindi niya naalala na nagpalagay nga pala ng CCTV camera si Anton dito sa nursery room? It's supposed to be security camera for the baby. Meron din iyong noise sensor na maririnig sa audio na nakakonekta sa laptop ni Anton. Nanghihinang napaupo siya sa kama. "Last week ko lang naalala ang tungkol dyan." Ani ni Anton na ang tinutukoy ang CCTV camera. "Diyan kita pinanunood habang umiiyak ka." "Yakap ang, nasaan ang garapon?" Putol niya sa sasabihin nito. Nag-aalala siya sa garapon kung saan nakalagay ang anak niya. "Asan sabi?" Malakas niyang sigaw rito. May panik sa kanyang tinig. Hindi niya halos nabigyan ng pansin ang reaksyon ni Anton. Tumayo siya at akmang lalabas para puntahan ang basurahan. Hindi pa naman nakukuha ang mga basura sa labas. Malamang na naroroon pa iyon. Wala naman ibang pagtataguan nun si Anton kung hindi lang doon. Pinigilan siya ni Anton sa mga braso. Nagpumigla siya pero hindi siya nito hinayaan. Umiiyak na hinarap niya ito. "Kailangan kong mahanap yun. Hindi mo dapat itinapon yun. Ang anak ko." Naramdaman niyang nais lalong humigpit ang pagkakahawak ni Anton sa braso niya. Nang mag-angat siya ng mukha para tingnan ito, nakita niya ang sakit na nakabalatay sa mukha nito.
Totoong nagbuntis ka? Litong-litong na tanong nito. Totoong nagka-baby tayo pero paanong? Mahalaga pa ba yun sa ngayon? Umiiyak na Aniya rito. Pero bakit? Bigla itong napamura. Nanghihinang. Why? Why you didn't tell me? Paano nangyari? Namuo ang mga luha sa mga mata ni Anton. At nasasaktan naman siya sa nakikita niya. Hindi ko rin alam na buntis ako. Yung mga nararamdaman ko, akala ko anemic lang ako. Umpisa niya rito. Umiiyak na ipinapaliwanag niya rito ang lahat na nangyari. Mula sa pagbili niya ng pregnancy test, hanggang sa makita niya ito sa opisina nito with Andrea, at hanggang sa dinugo siya at dinala sa hospital. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nanunumbat na tanong nito sa kanya. Nagahalo ang sakit at galit sa mga mata nito. Matapang naman na sinalubong niya ang mga mata nito. Dahil ikaw lang ang kakapitan ko ng mga oras na yun, Anton. Nawalan ako ng anak dahil sa kagagahan ko. Hindi ko kakayanan na pati ikaw ay mawala sa akin sa mga oras na yun. Hindi ko kayang sabay kayong mawala. Nang salubungin mo ako na masayang masaya ka. Nang sabihin mong ayusin natin ang pagsasama natin para sa anak natin. Sa tingin mo, paano ko pa sasabihin sa iyo ang totoo? Alam ko kapag nalaman mo ang totoo, mas magkakaroon ka ng dahilan para tumakbo kay Andrea. At paano naman ako? Paano naman ako, Anton? Napaupo sa sahig si Anton. Umiiyak ito. Kung nasaktan kita, I'm sorry. Pero siguro naman sa dami ng sakit na naranasan ko, bayad na ako sa lahat ng kasalanan ko sa'yo. Araw-araw dinadala ng konsensya ko ang pagkawala ng anak natin. Wala akong mapagsabihan. Mag-isa kong pinasan ang sakit na mawala ng anak. Nanghihina ang mga tuhod na napaupo rin siya sa sahig. At doon humahagulhol habang hawak ang kanyang dibdib. Mag-isa akong nagdurusa sa sakit. Gusto kong sabihin sa iyo pero hindi ko magawa. Umaasa ako na mabubuntis uli ako. Na kapag nalaman mong nawala pala ang anak natin, hindi mo ako magagawang iwan. Dahil may bagong anghel na muling ibinigay sa akin. Selfish ako, oo. Napakasama ako. Tanggap ko yun, Anton. Manluloko ako. Niloko kita at higit sa lahat. Niloko ko maging ang sarili ko. Sising-sisi ako sa lahat ng kasalanang nagawa ko. Dahil sa kagagahang ginawa ko, nawalan ako ng anak. Pati ikaw. Pati ang pamilya ko. Walang natira sa akin, Anton. Doble ang sakit na nararamdaman ni Anton. Sakit para sa kanyang sarili. At sa nakikitang sakit at paghihirap ni Monica. Last week lang niya naalala ang CCTV camera sa silid na ito. Naalala niya lang iyon nung marinig ang mga impit na hikbi sa silid ni Monica. Nagtungo siya sa kitchen noon at binuksan ang laptop niya. Doon niya nakita si Monica na umiiyak. Dinig na dinig niya ang pigil at hikbi nito. Habag-hawak ang isang bagay dahil sa kadiliman ng silid at hindi kayang makita sa night vision ng camera ay hindi niya magawang malaman. Nireview niya ang lahat ng footage at ganoon na lamang ang gulat niya nang ilang buwan bago niya malamang hindi nagdadalang tao si Monica ay madalas na ito sa nursery kapag nasa opisina siya. Umiiyak at kinakausap ang garapon. Nang umalis si Monica, maaga siyang umuwi. Pumasok siya sa nursery room at hinanap niya ang garapon. Halos kulay itim na ang laman nito at hindi niya malaman kung ano ang nasa loob niyon. Dinala niya iyon sa kaibigan niyang anak ng isang doktor.
Pinaeksamin niya ang laman ng garapon dahil nagkakahinala na siya. May idea nang nabubuo sa kanyang isipan. At kaninang tanghali ay nakumpirma kung ano iyon. At isang fetus. Nagmamadali siyang umuwi ng maaga pero hindi niya naabutan si Monica. Nais niyang marinig mula rito ang katotohanan. At ngayong nalaman na niya, parang nais niyang kalimutan ang sakit. Ang sakit-sakit na totoo palang nawalan sila ng anak. Para siyang pinapatay habang naiisip ang pinagdadaanan ni Monica. Nawala na parang bula ang galit na nararamdaman niya rito. Sinisisi niya rin ang kanyang sarili kung bakit ito nakunan. Hindi niya naibigay ang security na hindi niya ito iiwanan. Hindi niya agad nasabi kung gaano niya ito kamahal. Nagdadalawang isip siya dahil sa kaistupiduhan niya para maniwala sa mga pinagsasabi ni Andrea. Mahal siya ni Monica. Mahal siya nito. Kaya nagawa nito ang mga ganoong bagay. Hindi niya nakita iyon noon dahil binulag siya ng galit. Gumapang siya papalapit kay Monica. Inabot ito para yakapin. Pareho nilang inayakan ang mga sakit na idulot nila sa isa't isa. Iniangat ni Anton ang baba niya at masuyong hinalikan ang mga labi niya. Kusang tumugon siya sa mga halik nito. Doon niya ibinuhos ang sakit na nararamdaman niya. Nagkahalo ang mga luha nilang dalawa. Alam niya nang matapos ang sandaling iyon. Ayaw niya ring magmulat ng mga mata dahil sa takot na magising siyang bigla. Ayaw niya. Gusto niyang ganito lang sila. Anton? Pareho sila ni Anton na napatigil. Nagmulat siya ng mga mata at nilingon ang babaeng nasa pintuan. Andrea? Walang hiya ka! Galit na sigaw ng kapatid niya. Saka siya sinugod at sinambunutan. Mabilis namang pumagitna sa kanila si Anton. Hinawakan ito ang kamay ni Andrea at pilit na inaalis sa buhok niya. Ngunit dahil siguro sa galit mas naging malakas si Andrea. Nagawa nitong hilahin siya papalabas ng nursery room. Halos makaladkad siya pababa ng hagdanan. Kung hindi lamang nakaalalay si Anton, malamang na nagpagulong-gulong na siya. Andrea, tama na! Sigaw ni Anton kay Andrea. Binitawan naman siya ni Andrea at hinarap nito si Anton para bigyan ng mas malakas na sampal. Hayop ka! Saglit lang ako nawala! Galit na anito, saka pinagsusuntok nito si Anton. Nakalupagi naman siya sa sahig habang umiiyak na nakatitig kay Andrea. Mas masakit pa sa mga sampal at sa bunot nito ang nakikita niyang sakit na nakabalate sa mukha ng kapatid. At siya ang dahilan kung bakit ito nasasaktan. I'm sorry. Humahagulhol na iyak niya rito. Natigilan naman si Andrea. Puno na rin ng luha ang mga mata nitong binalingan siya nito. I'm sorry. You're sorry? Malakas itong tumawa na puno ng sarkasmo. For what? Para sa pang-aagaw mo kay Anton? Minura siya nito. Mula sana siya nitong susugurin pero humarang naman si Anton. I said stop it. Stop hurting her. Wala kaming ginagawang masama. Bulyaw naman ito kay Andrea. Wala? Eh ano yung nakita ko? Naghahalikan kayo. Hindi kasalanang halikan ko ang asawa ko, Andrea. Mariin ngunit madiin ang pagkakasabi ni Anton doon. Isang malakas na sampal muli ang dumapo kay Anton mula kay Andrea. Asawa? Paano naman ako? Paano tayo, Anton? Walang tayo, Andrea. It was all mistake. I'm sorry, Andrea. Pero si Monica pa rin. Siya pa rin ang mahal ko. Niloko ka niya, Anton. Nakalimutan mo na ba yon? Pinaniwala ka niyang buntis siya. Pinikot ka lang niya. Natigilan naman si Andrea. Sa kapuno ng pagkamanghang tinitigan siya. Nakakaalala ka na? Hindi iyon tanong kundi kumpirmasyon.
Tumalim naman ang mga mata niya. Pero nang muling tumingin kay Anton, ay nakikiusap na uli ang mga mata. At nagpabilog ka na naman sa kanya. Ano, Anton? Magpapauto ka na naman ba? No, I love her. Hindi iyon nawala sa kabila ng lahat na nangyari. Kahit nangingibabaw ang galit ko sa kanya, mahal ko pa rin siya. Natigil siya sa pag-iyak. Tiningala niya si Anton. Nakakuyom ang mga kamao nito at nakayuko ito. Hindi nagbago ang nararamdaman ko sa kanya, Andrea. No! Hindi yan totoo. Ako ang mahal mo. I'm sorry. Gusto niya magsaya dahil sa mga narinig pero hindi niya magawa. Habang nakatingin sa kapatid niyang parang nauupos na kandila. Tumayo siya at nilapitan niya ito. Pero tiningnan siya nito ng matalim. Tumalikod si Andrea at tumakbo papalabas ng kabahayan. Akma niyang susundan ang kapatid pero pinigilan siya na Anton. Kailangan ko siyang sundan. Aniya rito at hinila ang braso dito. Alam niya nasaktan ng husto si Andrea at ayaw niyang makaalis ito nang hindi nasisiguro ang kaligtasan nito. Naabutan niyang palabas ng gate si Andrea. Mabilis naman siyang tumakbo rito. Andrea! Tawag niya rito. Patawid na sana si Andrea na may humarang na van sa harapan nito. Natigilan naman ang kapatid niya. Tatlong lalaki ang lumabas sa van at pinipilit na isakay si Andrea. Hindi naman sa nagdalawang isip. Sinugod niya ang mga ito. Hinila niya sa buhok ang lalaki may hawak kay Andrea. Pero mabilis naman siyang naawat ng isa. Nanlaban siya, nanipa at nangalmot. Pre, anong gagawin natin dito? Tanong ng isang lalaki. Isama mo na yan. Galit na singhal naman ng isa. Bago pa siya makatakbo ay malakas na binigwasan na siya ng isa pang lalaki. Nahilo siya at muntik na matumba pa. Pero nasalo naman siya nito. Mabilis na naipasok sila ng mga ito sa van bago siya nawala ng malay. Nagising si Andrea sa hindi pamilyar na silid. Kumikirot ang labi niya. Nalasahan niya ang dugo roon. Pinilit niyang gumalaw ngunit may pumipigil sa kanya. Sa kanya lang napagtanto na nakagapos ang kanyang kamay at paa. Unti-unting gumapang ang takot sa kanyang katawan nang maalala ang mga nangyari. May mga lalaking kumidnap sa kanila. Mabilis niyang nilingap ang kanyang sarili. Andrea! Malakas na tawag niya sa kapatid. Shut up! Singhal naman ito sa kanya. Nakatali rin ito sa isang poste sa harapan niya. Asan tayo? Who knows? Sarkastikong sagot naman ito sa kanya. Pero halata rin naman ang nanginginig ang boses nito. Natatakot din ito pero tinatabunan lang ng pagtataray. Sinubukan niyang galawin ang mga kamay ngunit kapag mas lalo niyang ginagalaw ay humihigpit iyon at mas nasasaktan siya. Nakatali pa harap ang kamay niya pati na rin ang mga paa. Pinilit niyang makaupo ng maayos at sumandal sa pader na nasa likuran niya. Ayos ka lang? Tanong naman niya sa kapatid. Inirapan lang naman siya nito. Do I look okay? You crazy. Buntong hininga ang sinagot niya. Alam niya namang hanggang ngayon ay galit pa rin ito sa kanya dahil sa naabutan at naging sagutan nila sa bahay. Nananahimik lang siya. Ilang sandali ang lumipas na pareho silang walang imikan. Pinag-aralan niya ang paligid. Walang ibang laman ang silid pero malinis. May bintana sa likuran ni Andrea. Salamin ang bintana at may grills. May wall-to-ceiling closet. Sa harap naman niya. Kulay krema naman ang dingding. Puti naman ang kisame. At ang dalawang pintuan na nasa gilid, malapit sa closet. At ang isa naman ay nasa harapan ni Andrea. Huni ng mga ibon at hampas ng mga dahon. Hindi siya maaaring magkamali. Mga dahon ang hinahampas ng hangin, ang naririnig niya. Mukhang marami iyon sa paligid dahil medyo malakas at matagal ang tunog. Sa tantiya niya ay dapat hapon na. Malilim na at mamula-mula ang liwanag na lumalago sa bintana. May paparating. Aniya na marinig ang mga yabag ng paa na nagmumula sa labas ng pintuan.
Nakita niyang natensyon at bumaha ang takot sa mukha ni Andrea. Biski siya rin naman ay napasiksik sa dingding na kinasasandalan niya na parang maitatago siya niyon sa mga paparating. Bumukas ang pintuan. Tumambad sa kanya ang nag-iisang lalaki na nakapagpasinghap sa kanya ng malakas. Leo. Damutla naman si Andrea na makita nito si Leo. Miski siya ay nagulat rin. Ibang-iba ang hitsura ni Leo. Mahaba ang buhok nito at magulo din. Makapal na rin ang balbas. Mukhang ilang araw at buwan nang hindi nagsishave ang lalaki. Namayat rin ito at humumpak ang pisngi nito. Nanlalalim din ang mga mata nito. Baha ang malagong buhok nito. Halatang kakaligo lang. Puting long sleeve polo ang suot nito na hindi maayos ang pagkakatak-in nito sa itim na slacks. At wala din itong sapin sa paa. Hi love, kumusta ka na? Malambing na tanong nito kay Andrea na ngayon ay unti-unti nang napapalitan ng galit at gulat ang takot na bumadha sa mukha nito kanina nang pumasok na ang binata. Anong kalokohan to, Leo? Galit na tanong naman ni Andrea. Ngumiti lang naman si Leo. Lumuhod ito sa harapan ng kapatid niya. Ipinatong ang ulo sa kandungan ni Andrea. Nakapaling ang mukha nito sa gawin niya. Kaya naman kita niya ang pagod sa mukha nito. Nakapikit si Leo. I miss you, love. Garalgal ang tinig na sabi ni Leo. Namasarin ang pilik ng mga mata nito. Nakaramdam siya ng habag para sa kaibigan. Kitang-kita ang sakit at paghihirap na dinaranas ni Leo. Hindi niya alam kung kailan naghiwalay ang dalawa at kung paano naghiwalay ang mga ito. Pero sa nakikita niya, mukhang sobrang nasaktan at ininda ni Leo ang hiwalayan ng mga ito. Nakukonsensya naman siya dahil hindi man lang niya naalalang kumustahin ang kaibigan. Busy siya sa sariling sakit na nararamdaman niya, kaya nakalimutan niya na ang mga nasa paligid niya. Get off me! Malakas na sigaw naman ni Andrea sa katinuhod ang mukha ni Leo. Natumba naman sa pagkakaluhod si Leo. Hawak ang nasaktan mukha nito. Andrea! Saway naman niya rito. Ngunit hindi siya nito pinapansin. Galit na pilit sinisipan ng kapatid niya si Leo na hindi malang sinasalag ang ginagawang pananakit ng kapatid niya. Andrea, ano ba? Tama na! Hindi na nakatiis na saway niya rito. Pareho namang bumaling sa kanya ang dalawa. Matalim ang titig na ibinigay sa kanya ni Andrea. Habang si Leo naman ay tila noon lang siya nakita nito. Napakurap-kurap ito. Kapag Juan ay dumilim ang mukha nito at nag-iwas ng tingin sa kanya. Pakawalan mo ako, Leo! Umiling naman si Leo. Tumayo ito at namulsa sa harapan ni Andrea. Nakita niya pang tumulo ang dugo sa gilid ng labi nito. Dito ka lang. Ano? No. Stop this shit, Leo. Matagal na tayong hiwalay. Hindi ako pumayag na makipaghiwalay sa iyo, Andrea. I beg you not to leave me. Malakas din na sigaw ni Leo. Pero mas pinili mo pa rin siya. I gave you everything I could. I love you with all my heart. Pero itinapon mo lang ako na parang basura. Nanginginig ang boses na sabi ni Leo. Pumatak din ang luha nito. Daman niya ang bawat sakit sa mga salitang binaybatawan nito. Siya ang mahal ko. Si Anton ang mahal ko. No! Hindi mo siya mahal dahil ako ang mahal mo. Ramdam ko yun. Pero dahil sa galit ka sa kapatid mo, itinapon mo ako at sumama ka sa hayop na yon. Napamaang naman siya sa sagutan at sigawan ng dalawa sa harapan niya. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya sa lahat ng naririnig niya sa ngayon. Hindi yan totoo. Mahal ko si Anton. Napatingala naman si Leo. Hindi niya alam kung para ba pigilan ang pagpatak na luha nito. Una is lamang kalmahin ang sarili.
Muling lumapit si Leo kay Andrea. Sa pagkakataong iyon ay puno ng puot ang mga mata nito. Pinisil nito ang baba ni Andrea. "You're mine, Andrea." Parang ibang tao na ang nakikita niya sa ngayon. Parang hindi na si Leo na naging kaibigan niya at malapit sa kanya. Hindi ito ang Leo na madalas na tumutulong sa kanya. Sinasamahan siya nito. Hindi ito ang kaibigan niya. At naiiyak siya para sa kaibigan. Alam niya kung paano maghabol sa taong hindi ka naman mahal. Nakasunod ang mga mata niya kay Leo habang naglalakad ito palabas ng silid. Hindi niya maintindihan. Bakit kung sino pa yung sobra magmahal? Sila pa yung laging higit na nasasaktan. Matagal siya nakatulala at iniisip ang kalagayan ni Andrea at Leo. Hindi niya alam kung ano ang balak nito sa kanilang magkapatid. "Mahal ka niya." Namutawi na lang sa bibig niya. Bago pa man niya naisip iyon. "Wala naman akong pakialam." Walang ganang sagot naman ni Andrea. Nag-angat siya ng tingin at sinulyapan ito. "Hindi ka ba naaawa sa kanya? Ikaw, hindi ka ba naawa kay Anton? Nampikutin mo siya, kahit ako naman ang mahal niya?" Sarkastikong baliktanong naman ito sa kanya. "Stop your drama, Monica. Wala kang karapatang tanungin ako dahil mas malala ang ginawa mo." Nawala na siya ng imik. "I'm sorry. Lalayo na naman sana ako. Kaso nalaman mong mahal ka rin ni Anton." Mapait na putol nito sa kanya. Walang buhay na tumawa ito. "Bakit ba lagi ka nalang nilang pinipili?" Maang na napatingin naman siya rito. Kita niya ang pamumuo ng mga luha sa mga mata ni Andrea. "Si Mami, si Daddy, ang Tita Bianca, si Dave, at si Anton. Hindi kita maintindihan, Andrea. Lagi naman." Ipinaikot nito ang mga mata. "Pwede ba tumayo ka na lang dyan at kalagan mo ako? Tutal na sa harapan naman niyang kamay mo." "Sige." Hindi na niya naisip kanina iyon dahil sa pagpasok ni Leo sa silid. Gumapang siya papalapit sa likuran ni Andrea. Napailing na lang siya. Hindi sila sasaktan ni Leo dahil sinisigurado nitong hindi masasaktan si Andrea kahit nakagapos. "Kailangan ng susi." "Wala tayo nun. May hair clip ako. Kunin mo at gamitin mo dyan." Ani naman ito. Sinunod naman niya ang utos nito. Yumuko si Andrea para maabot niya ang itim na hairpin sa ulo nito. Itinuwid niya ang hairpin. Saka sinubukang gamitin. Pambuka sa poses nito. Hindi niya alam kung paano iyong gagawin. Tanging sa mga palabas lang naman niya nakikita iyon. At hindi niya sigurado kung uubrabang talaga yon. "Bilisan mo!" Inip na pagmamadali naman ni Andrea sa kanya. Pawisan na siya at nanginginig pa ang kamay niya sa kaba. Kaya naman halos mapasigaw siya na makitang nag-click at bumukas ang posas. "Nagawa ko!" Aniya rito. Tinanggal nito ang pagkakagapos rito. "Tanggal mo rin ang gapos ko!" Aniya rito. Iniumang niya rito ang kamay. Nakatayo na si Andrea sa tapat niya at tinihilot ang pulsong tiningnan siya nito. "Andrea!" Pareho silang natigilan na makarinig ng pagkakagulo sa labas. Nanlalaki ang mga mata niya nang makarinig ng putok ng baril. "Kalagan mo na ako!" Sigaw niya rito. Mukhang nagdadalawang isip naman si Andrea. Pero nang muling makarinig ng pagputok ng baril, ay dali-dali itong kumilos at kinilagan siya. Sakto naman na bumukas ang pintuan nang maalis ang mga tali niya. Naroroon si Leo, may hawak na baril sa kaliwang kamay. Mabilis na sinunggaban nito si Andrea sa braso at hinila patayo. "We need to get out of her. Hindi ako sasama sa iyo. You're coming with me." Nagpapalag naman si Andrea pero di mas hamak na mas malakas naman si Leo. Mabilis naman siyang tumayo at sinugod niya si Leo. Sinambunutan niya ito mula sa likuran. Marahas naman itong napamura.
Malakas na sigaw ni Leo at binalingan siya nito. Binitawan nito si Andrea, saka siya binigyan ng malakas na sampal. Napabiling naman ang mukha niya at bahagya siyang nakaramdam ng pagkahilo. Pero ipinilig lang niya ang kanyang ulo. Mabilis niyang niyakap ang braso ni Leo nang muli sanang hahawakan nito si Andrea. Andrea, tumakbo ka na! Malakas na sigaw niya sa kapatid nang saglit lang ay natulala. Mabilis naman itong tumakbo. Mas malaki at mas malakas sa kanya si Leo. Pero ibinigay niya ang lahat ng lakas niya para mayakap ito at bumagsak sila sa sahig. Napapitlag siya nang marinig ang putok ng baril. Naramdaman niya rin ang mainit na likidong unti-unting bumabasa sa katawan niya. Nagkatinginan sila ni Leo. Parehong may gulat sa mga mata nila. Nanghihinang bumagsak siya sa sahig sa tabi nito. Monica? Nanginginig na anas naman ni Leo bago siya nawala ng malay.